Pupunta tayo ngayon sa Vespa Ordaneta. Ipapa-change oil natin ang ating Sian Water Spoon at ang ating Vespa All Red Edition na hindi naman actually ginagamit. Imagine nyo yun, zero ondo, pero kailangan i-change oil. So, ganoon naman talaga ang mga motorcycle natin. Gamitin mo o hindi, pag umabot yan ng 1 year, kailangan mo pa rin yan ipa-change oil dahil ang langis ay posibleng mapanis. Pero bago ang lahat, guys, ako pala ay pumirma ng kontrata sa MT Helmet Philippines. Gusto kong i-share sa inyo, bakit nga ba ako pumirma bilang brand ambassador ng MT Helmet Philippines. So, tara! Dito tayo ngayon sa Vespa Ordaneta, the biggest Vespa showroom in the Philippines. Siyempre, dahil lang Vespa natin, hindi na ginagamit. Bibili na rin tayo ng baterya. Ito yung Yuasa na battery. At ito rin po yung ating fuel injector ng 75th anniversary nila. Sira na rin dahil hindi nagagamit. But it's a good thing, ang sabi nila dito ay may warranty. So yun ang maganda dun. Tara, ipagawa natin ang ating unit. Daming stock. Grabe, ma'am. Opo, sir. Kung gaano po ka, ano nung nakaraan na lang dito kayo. Oo. Ngayon naman po, sir, full blast tayo. Kung gaano kalaki yung showroom nyo, ma'am, pinuno nyo rin talaga ng stocks? Yes po, para po hindi maluwag tignan. Nice, oh. Tsaka po, sir, para kumpleto na din po ng mga colors, hindi na kailangan pumunta sa malalayo ng mga kapwa natin Pangasinense. Oo nga. Para makakuha ng Vespa. Ma'am, ano to? Alin ba yung amin dyan? Ito, sir. Ito, yung naka-display dun sa harap, sir, yun yung sa inyo. And ito? Ito. So, ma'am, ibig sabihin, ito, kay Mrs. Max na to. Or yung isa, yung walang accessory. Depende po, sir, kay Mrs. Max kung gusto niya may accessories o wala. Okay, nice. Tapos ito isa, kasi partner yan, di ba? Yes po, orange and blue po dapat, sir. Ma'am, anong story niyan? Bakit pare silang dalawa, ma'am? Color vibe, sir. Sila yung mga special edition ngayon ni Vespa na may two-tone color, sir. Kung mapapansin niyo sila, unlike regular Vespa, sir, ito dalawa yung kulay. Magkaiba sila ng kulay. Blue and red combination, and then the other one is the orange and the blue combination po. Nice. And then, okay, sir, yung mask. Parang mambaligtad, no? Baliktaran. Parang pag ito naging orange, yon magiging blue, yung part na yon. Opo, sir. Tama, no? Tama. Tapos po yung orange naman na yon, pupunta naman sa blue. Pagka, yes. And sir, yung mugs niya po, pag nga, no? Mapapansin niyo po, medyo glossy. Yung and then, two-tone din po yung mugs nila, sir. Baliktad din. Yes. So, ibig sabihin, ma'am, itong dalawang ito, partner talaga sila. Yes, sir. Special edition siya ni Primavera. Hindi mo parang red, ma'am? Red to, sir. Tapos yung isa, sir, parang red-orange. Red-orange, no? The reason, sir, baka may makakita sa TV at siya makita nila na parang red to, it's because of the color ni Vespa. Sir, kung mapapansin niyo po, parang may gold glitters. Sila po yung nagpapatuto ng pintura. And nagiging unique yung kulay ni Vespa because of it. Galing, no? Balita ko, ma'am, limited din to eh. Oo, sir. Special edition siya, special, sir. Special, no? Konti nga lang po, sir, yan eh. Baka po pagka naubos yan, wala na ulit. Wala na ulit. Alam mo naman sa Vespa, una-unahan lang. No, guys, kapag ka naubusan ka ng stock, sorry. Tsaka hindi na gumagawa ulit ng ganun. Yes, diba? Po. Just like Justin Bieber, guys. Ito, guys, pakita ko sa inyo. This one, ito, may may-ari pa ba nito? Meron na po, sir. Timo, sold out agad. For display na lang po talaga. Kasi guys, siya dito sa Vespa, no, if they launch Justin Bieber edition, hindi na yun uulitin. Stop na yung production. For example, gumawa lang ng 500 piraso, 500 lang talaga yung gagawin ni Si Journey po, ganun din siya. Ganun din si Sir Journey. Wala na po tayong release for this year. So this one is limited. So yes, ma'am, alin pa yung available dyan? As of the moment? Itong dalawa na lang, sir, ang available. So yung dalawa, akin na yun, syempre. Yes po, syempre naman. Sa akin na, okay. So minakunahan, akin yung dalawa. Akin ito, tsaka ito. Hindi pa po nakarating yan, naka-reserve na kay Mrs. Max eh. Siyempre. Best pa lover baka yun. Baka awayin ako ni Mrs. Max pag di ko siya na-reserve. Ganda nito. Dapat meron din kami nito, yung bang kung ano yung meron kang best pa. Dapat meron kami. Yes po. Yan. Sinabi ko po kay ano? Ma'am Ella to, ito din o, si Red. Ito, product red. Yes po. Ito yung pinapagawa ko ngayon eh. Pwede makahawakan? Sige po. Pa-open ako, please. Yung ito. At saka si Sean Wotherspoon. Gusto ko itong si Sean Wotherspoon. Uy, ito, pangarap namin to eh. Si GTS yan, sir. Christian Giorto, ma'am. Hindi siya yung limited, no? Na Primavera dapat na, ano, no? 946 ako. Yes. Ito, oh, Daika. So, baka naman.
Ito na siya pag binili mo. May stand siyang kasama para malagay niyo po siya sa cabinet niyo. Kaya lang, yung pinadala sa akin pera ni Ella, pampagawa lang eh. Pwede bang patabi muna? Okay po. Yan, tago mo. Yan. Meron pala silang pang wheel balance, no? So lahat po, pati big bikes, Vespa, dito na lahat i-set up. Just like guys dun sa Ducati, di ba? Kapag nagpagawa ka ng big bike, before nila galawin to, check yan kung may mga gas-gas or dents, i-report nila doon bago nila i-akyat dito sa lifter na bosisi. No? Kailangan sir, kasi premium bike po si Vespa. Ferrari ng scooter? Ng scooter, yes po. Yeah. Hindi po basta-basta. Ayaw na, wala na. Lahat ng battery ko actually, ano na eh. Magkano yung ganito? Baka naman pwede mag-order. Hindi, meron tayo available. Palitan nyo na lang, sir. Ano? Tingnan ko, sir, kung may available pang dalawa. Check bago mo. Na lang nyo po i-stack yung unit, sir. Patanggal na lang po yung negative terminal. Kahit negative terminal lang. Para hindi maubos. Hindi ma-drain. Ayan, guys. Sa mga Vespa owners, on my experience, actually, hindi bago sa akin yung nangyari na yun, ma'am. Yung napatayan ng battery. Actually, ma'am, kung we're going to my garage, lima na yata yung battery doon na dead. Na never ginamit yung bike. O at least, alam na natin, tanggalin daw yung negative terminal at iwanan yung positive para hindi masira yung baterya. Thank you. Ma-picture tayo, ma-picture. Taga, dito sa cellphone para ma-post ko sa Facebook. Pwede ba? Maging artista tayo yan. Hindi, artista ka na eh. Artistang hindi ka lang nila kilala, pero actually very famous ka. 1, 2, 3. Oh, saan? Kahit saan. Ako naman, cowboy naman ako. Kahit saan tayo punta. Gano'ng gusto namin. Oh, gusto mo, moto camping pa. Ride. Ibang sir, klase yun. Kasi, hindi, Vespa, and then you stay for a night, bonfire. Pwede. Drink some, and then bukas lang uwi. Oo, oh, diba? Ayos. Parang kumbaga kung may 4x4 camping, meron din tayong Vespa. Oh, diba? Masaya yun. Ayan, ang motor, diba? Pabakap tayo ng 4 wheels para at least yung mga bit-bit natin. Nandun lahat yung mga gamit natin. For correct. Parang outlanding na rin. Ano? Alam ko, mahilig ka sa 4x4. Oo. Diyan ako nagpapagawa sa'yo eh. Siya lagi yung kinapanood ko eh. Na? Ito ang idol natin, sabi ko eh. Nahiya naman ako. Pinapanood mo pala ako, boss. Eh, idol kita eh. Ikaw idol. Ikaw idol lang. Kaya nga nagkaroon ng Vespa dito dahil sa'yo eh. Ay, ganun ba? Akalain mo. Patay tayo dyan. Okay. Sige pa. Boss, salamat boss, nice meeting you again. Thank you. Sige. Karoon pa tayo ng chance ma-meet ang owner ng Vespa, Ordaneta. Siya rin ang may-ari guys ng Station 5. Pare, sinabi niya. Kaya nga nagkaroon ng Vespa dito dahil sa'yo eh. Hindi, siya actually yung, ano, siya yung may-ari eh. Sir, tara, ito po na. Yung natawag natin na pad system. Yun. Dinadiagnose niya po, sir, yung mga diferensya ng motor natin. Nice. So, during PMS namin, sir, sinasama po talaga namin yan para kompleto yung pag-check natin ng motorcycle natin. Ilalabas natin siyang fresh and sigurado kayong walang sira. So, dito, ma'am, na-check na natin dito lahat kung ano yung mga... May check engine po siya. Hindi po nakikita sa panel board, pero lumalabas dito. Wala sa board pero ayun, may code. Yun. Yes po. So, anong nangyari? Low power? Low power po kasi. Pero ito naman, nawawala naman yan kapag pilaltan mo na yung baterya, di ba? Ito po. Yun. Restored. No. Galing. Sir. Sige. Kaya po, ano sir, ini-encourage namin yung mga Vespa owners na wag pong ipagalaw sa labas yung mga motorcycles nila. Kasi yes. Po, aside sa mawawala yung kanilang warranty, hindi rin natin sir malalaman kung ano na pong naging sira ng Vespa natin. Tama. Kasi wala silang software na ganyan. Yes po. At ang alam ko ma'am, ang software na ganito is exclusively para sa mga Vespa dealers lang. Yes po. Hindi ito open sa no, ibang po. Ano. Kasi kayo lang yung may access sa Italy. Yes po. Para lang po talaga siya sa mga Vespa babies natin. Yes. Sabi ko sa'yo, alam po yung mga ganyan. Hindi, kasi ganyan din ang Ducati eh. BMW, ganyan din. Lahat po ng premium, sir. Lahat ng premium, ganyan. Kaya, yes po. Kumbaga, hindi na bago sa atin na magkaroon tayo ng background sa ganyan.
Yes, sir. Tsaka mini-make sure talaga namin dito sa casa, sir, na alagang-alaga namin yung mga motor ng mga buyers and owners natin. Yan yung advantage po, sir, ng sa casa. Ngayon, guys, so meron siyang cover pa dito. Baka magasgas nga naman. Ito, oh. Tapos kinobera na rin lang yung upuan natin. Kasama na taman. Kumbaga pa, sir, sa parlor, nilalagyan oh, ng ano, sir? May hairnet, eh. Hairnet, oo. Oh. May pa-hairnet kayo, eh. Tsaka may pa-body cover. Baka malagyan ng buhok. Malagyan naman. Alam mo yung mapipil mo na premium yung service, eh. Every time na magpapaservice dito, bibigyan namin ng gift vouchers. Eto, ma'am, sa lahat ng customer lahat ko, ha? Ng baka customer. Sa akin lang. Hindi po, sa lahat. Para malinaw, okay, so, sige. Pag magpapaservice dito, sir, meron agad gift voucher. Itong mga gift vouchers na to, pwede pong magamit sa accessories na bibilhin ni customer worth 10,000. Pag nagpa-service lang dito. At saka pag bumili ng motor, sir, meron automatic na 500 na gift voucher. Ah, sir, pwede bang gawin mong 10 ito para ibayad ko na sa service ko? Joke lang. Magkano ba inabot ng battery? Yung total, ha? Umabot ng 10, di ba? Ah, ibawas mo tong yan. 500. Tapos ito sa susunod naman nila na ito. Ibawas mo na lahat. Aning, sige na, ibawas mo na lahat. Oh, ito, ibawas na daw. Dalawa naman yung pinagawa kong motor. Pwede na yan. Qualified na yan, dalawa naman. Kasi ibabalik ko pa yung isa. Sir, firma na lang po. Ayan, ito po, pasensya na sa resibo. Malalaki po talaga. Okay lang yan. Ganyan po talaga. Sanay tayo sa malaki ang resibo para kitang-kita mo yung amount. Opo. Ito po. Sa inyo na to, sir. Copy okay. Niyo. Thank you. Thank you, Sir Alfred. Thank ayan you din po. Ma'am, magkano yung natipid ko, ma'am? 21,000 po. Wow! Dahil sa fuel pump. Wow! 21,000 pesos! Oh guys, alam nyo na kung magkano itong fuel pump na to. Ito, this is 21,000 pesos at ni warranty sa atin ng Vespa Philippines. Siyempre, yun naman talaga, Vespa Philippines, ma'am. Apo. Ah, hindi lang Vespa Ordaneta. Vespa Philippines yun. Bati kayo sa vlog ko. Ayan guys, nag-iwan pala ako ng mga sticker dito sa Spider Rosales. So if you're going here, kulang kaya ng sticker natin. So yun guys, i-explain ko na sa inyo. Sagutin ko na kung bakit naging brand ambassador ako ng Empty Helmet Philippines. Ito ay dahil sa syempre, para sa inyo yan. Kasi nangako ang Empty Helmet Philippines sa atin na magpapamigay tayo ng 2 helmet every month at para doon sa mga solid na supporters natin. You deserve it. Kasi guys, ito yan eh. Sabi nga ng mga kaibigan ko, pare Alfred, bakit kailangan na pa kumuha ng sponsorship or ambassador? Eh, kaya mo naman bumili. Yes, kaya natin bumili. But, sa akin kasi, telling you that this is one of top 10 safe care helmets sa buong mundo, hindi siya nakakahiyang i-market. Kaya naman, sobrang natutuwa ako kasi napagkatiwalaan tayo ng Empty Helmet Philippines to promote their brands. So maraming salamat sa Empty Helmet Philippines. So dito na lang muna, guys, at see you next time. Goodbye.